Yun at papakita ko pa sa inyo ang update natin ngayon dito sa Pugon. Ayan, nakita nyo. So galing yan siya dyan kanina. Nakita nyo naman kung paano namin, kung paano ko siya hinulog, o kaya paano ko siya binaba kanina. So papakita ko sa inyo kung anong dapat gawin dito. Yun at dito tayo muli. So ito yung bandiha kasi ito, dito nilalagay yung anong tawag dito sa Tagalog, parang kaliskis yata ng palay, parang hindi ko alam po anong sa Tagalog to, kaya sa English paki-comment na lang sa ating comment section. Ay, tripod ko na ano. So ito siya, parang balat ng palay, hindi ko alam kung ano talagang pinaka term nito, pero sa dito sa Ilonggo, which is called labhang siya. Ta ito, referee na lang natin, weldingin natin yan mamaya, kaya naman to weldingin kahit medyo manipis siya. Ang ano lang dito mamaya, lagyan dito siya ng angle bar, patawid dun sa may kabila, tapos dito sa loob lagyan ng flat bar para matexcrow natin na maayos. At hindi na to gaganito kasi pagkatapos naman nito mamaya, at dito namin siya ilalagay. Ayan, dyan sa may Pugon na yan, sa bagong Pugon. Ito yung mga update natin dito. Ayan, ito yung tornilyo na to, ito yung magsisilbing ano, magpipress presser nya para ma-press to yung ano, yung planchet na stainless, para yung apoy nya hindi makalabas. Meron akong nilagay dyan na handle kasi pwedeng tanggalin itong planchet na to papunta dito sa labas. Yun lang muna update natin ngayon. Ta ito gumagana na. So, mamaya-maya na naman po at bigyan ko kayo ng updates.